Huling kabanata, flashbacks, Derek's point of view. Ang totoo, hindi natin kayang labanan ng mundo. Kung malupit ito, ay malupit ito at hinding-hindi ka sasantuhin. Mapaglaro ito at pilit na ipagkakait sa atin ang mga bagay na gusto natin. Hindi palagi ay ahayaan tayo maging masaya, na maging malaya kasama ang tao na gusto talaga nating mahalin at makasama. Yung tipo na pilit nang inilalayo ang sarili mo sa isang sitwasyon na alam mong mahihirapan kang tanggapin at masasaktan ka lamang lalo. Pero paulit-ulit ka pa rin ilalapit nito sa bagay na alam mong maaari na muling ikawasak ng iyong puso. Alam kasi nito kung ano ang kahinaan mo. Alam nito kung saan tayo dapat na matuto. At hindi natin alam, walang makapagsasabi kung anong kapalaran ng mga naghihintay sa atin sa hinaharap. Ilang beses man natin nahilingin na sana ay biglang umiba ang ikot ng mundo. Na sana biglang umayo nito sa ating mga nais at gusto. Pero sa realidad, alam natin na hindi yon mangyayari. Alam natin na paglalaruan lang tayo nito. May mga tao na gusto na nating kalimutan, pero dahil mapangasar ang tadhana, pilit na gagawa ito ng paraan para muli kayong magkita at magkasamang dalawa. Hi! Biglang natigilan si Derek at tila ba nakakita ng multo noong may biglang sumulpot na dalaga sa kanyang harapan. Si Alexa. Hindi niya kasi inaasahan na pati sa islang ito ay magkikita pa rin sila. Sobrang nagulat ang binata na halos kulang na lang ay manlumo ang mga tuon niya. At doon, imbis na magsimula na siya sa pagkalimot sa kanyang minamahal, ay mukhang hindi na yata mangyayari na. Ang daming katanungan ang agad na tumakbo sa kanyang isipan. Bakit nandito rin siya sa isla? Alam ba ng fiancé niya na nandito siya? Bakit mag-isa lang siya? Kaya sa halip na kausapin niya ito, ungitian pabalik, ay pinili na lamang niyang lampasan. Soplado? Rinig nitong sabi ni Alexa, pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Hoy! Tawag nitong muli sa kanya, habang sinundan naman siya nito. Hep, hep, hep! Pigil nito kay Derek, hanggang sa tuluyan siyang maunahan ng dalaga, dahilan para muli siyang mapahinto sa paghakbang. Pilit na pinipigilan ni Derek ang magpakita ng kahit na anumang emosyon. Ngunit sa totoo lang, eh nasasaktan pa rin siyang makita ang dalaga na hindi siya nito naaalala. Tapos ngayon, pagtatagpuin sila ng tadhana na parabang isa siyang robot na walang mararamdaman. What do you want? Malamig ngunit may pigil inis sa boses nito. Inis dahil bakit ito nangyayari sa kanila ngayon? Bakit sa lahat ng lugar, dito pa sila pinagtagpo? At unang-una, bakit kailangan pa sila na muling ipagtagpo? Sobra ka ha, ang sungit-sungit mo. Isusoli ko lang sana tong wallet mo. Napalunok si Derek. Ah, yung wallet niya. Nahulog mo. Dagdag pa ng dalaga at iniabot ito sa kanya. Ngunit bago niya pa man tuluyang makuha ang wallet, ay binawi nitong muli ng dalaga pabalik sa kanya. Ano munang pangalan mo? At mas napangiti pa ng malawak si Alexa sa naging itsura ng binata. Aakalain mong nakakain ito ng mapakla at hindi niya nagustuhan ng lasa. You used to say my name. In fact, isa rin yun sa naging paborito mong pangalan na kapag naririnig mo noon, otomatiko ka nang napapangiti. Mga kataga na gustong-gustong sabihin ni Derek sa kanya, ngunit hindi niya pwedeng sabihin o banggitin, kaya nanatili itong tahimik. Sabi kasi nila, malalaman mo lang na soulmate mo ang isang tao kapag nahawakan mo ang kamay nito at nagkaroon ng kuryente sa oras na nagkalapat ang mga palad ninyo. Saka itinaas baba ng dalaga ang kanyang dalawang kilay. Pinilit muli ni Derek na maging seryoso. Yun bang maging kapanipaniwala sa paningin ng dalaga na wala siya sa mood? Pero ang totoo, gustong-gusto na niyang yakapin ito. Seriously? Pwes magising ka na at baka nananaginip ka lang. Just give me back my wallet, please. Bigay din ito sa huling sinabi dahil baka hindi na niya mapigilan pa ang kanyang sarili kapag nagtagal pa siya sa harap ng dalaga. Pero isang mahinang pagtawa lamang ang narinig dito mula kay Alexa. What's funny? You know what, miss? Just give me back my wallet so I can go home now, okay? This time, hindi na napigilan pa ng dalaga ang magpakawala ng isang malutong na pagtawa. Habang si Derek naman ay kunot-noo lamang na nakatingin sa kanya, habang pilit na pinapasungit ang kanyang itsura. Hindi kasi nito mapigilan ang hindi titigan ng dalaga, lalo na ngayon na ang saya-saya nito habang nasa kanyang harapan. Padabog niyang hinablot ang kanyang wallet noong iniabot na nito ng tuluyan kay Derek. Pagkatapos ay inilahad ng dalaga ang kanyang kanang kamay para magpakilala. I'm Alex, Alexa Molina by the way. And you are? Ngunit tinignan lamang nito ng binata. Hindi dahil ayaw niya itong tanggapin, kung hindi dahil iniiwasan niyang mahawakan ng dalaga. Baka kasi hindi na niya ito magawang bitiwan pa oras na tanggapin nito ang kanyang kamay.
And besides, he used to hold and kiss those hands always. At pangarap niya pa rin itong hawakan hanggang ngayon, habang buhay. Hanggang sa tuluyang sumuko na lamang ang dalaga at muling binawi ang kanyang nakalahad na kamay. I got my wallet back. So, pwede na ba akong umalis? Tanong nito sa dalaga bago nito iwinagayway ang hawak nitong wallet sa may mukha ni Alexa bago siya tuluyang umalis. Derek! See you tomorrow! Sandali siyang napahinto. Pagkatapos ay napapikit ng mariin sa kanyang sarili. Doon ay muling gumuhit ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi rin nagtagal ay humakbang na siyang muli palayo. Alam kasi nito sa kanyang sarili kung gaano siya nasasabik na muling marinig ang kanyang ngalan na binabanggit ng babae na kanyang minamahal. Yun nga lang, sa mga oras na to, para kay Alexa ay isa lamang siyang stranger na nakilala niya sa islang to. Lumipas pa ang mga araw na palagi at basta na lamang sumusulpot si Alexa sa harapan ni Derek. Bagay na hindi naman na ikinagugulat pa ng binata. Dahil kahit na noon pa man, ganito na talaga kakulit si Alexa. Maamnesya man ito o wala. Lingid din sa kaalaman ni Alexa, pero ang akala lamang niya ay masungit talaga si Derek. Ngunit ang totoo ay sinasadya lamang ito ng binata upang pagtakpan ang kanyang totoong nararamdaman. Ang totoo, masayang masaya si Derek na pinagtagpo sila sa islang to. Masaya si Derek na tingnan at pagmasdan siya mula sa malayo. Akala lamang ni Alexa, siya ang bumubuntot kay Derek, ngunit hindi. Dahil bago siya matulog sa gabi ay sinisigurado muna ni Derek na hindi na siya lalabas pang muli mula sa kanyang tinutuluyan. At bago pa man siya magising sa umaga, nakaabang na si Derek sa may labas ng backpackers na tinutuluyan niya para siguraduhin kung saan siya pupunta. At doon magpapakita si Derek at magkukunwari na hindi siya napansin upang si Alexa ang tatawag sa kanya. Alexa didn't know how much the man loved her, who she thought was just a stranger she had met on the island. You know what? Para tayong magnet. Kung nasan ka, nandun ako. At kung saan ako, nandun ka. Amazed na sabi nito habang nakatingin lang sa buong mukha ni Derek nang muli na naman itong sumulpot sa harapan ng binata habang kumakain sa isang restaurant. But the truth is, alam ni Derek na matatagpuan siyang muli ng dalaga. Paano niya nalaman? Basta, alam lamang niya. Dahil sa ganun sila nagkakilala rin noon, palagi silang pinagtatagpo sa isang lugar hanggang sa kinilala nila nang lubusan ng isa't isa. Di kayo meant to be talaga tayo? She added while grinning at Derek. Napailing si Derek. Shut up, you're just ruining my day. Saka pa ba lang natumayo ang binata para lumipat ng pwesto. Ngunit syempre, ano pa nga ba? Malamang sa malamang ay susundan siyang muli ni Alexa. Sa totoo lang, gusto nang matawa ni Derek dahil sa kukulitan ng dalaga. Ngunit mas pinipili nitong maging masungit o maging seryoso ang kanyang itsura. You can't just escape from me, Derek. I will always follow you even in the darkness. Saka muling naupo sa harapan nito. Waiter, can I have my menu please? Baling nito sa dumaang waiter. Dahil kanina pa yata ay hindi siya pinapansin. May pigil ng ngiti ang sumipil sa mga labi ni Derek dahil sa naging itsura ni Alexa. Gustong gusto na niya tong kurutin sa pisngi. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi pwede. What do you want? Kunwari na walang kagana-ganang tanong nito kay Alexa nang muli itong magbaling ng tingin sa kanya. Excuse me? Nagtataka na tanong naman ang dalaga. What do you want from me? Pag-ulit nito sa kanyang katanungan. What if I tell you that I really want your full attention? I want you to show me your smile, your kindness. I want you to talk to me when I talk to you. And what if I tell you that I like you? Dire-diretsyong sabi nito na parabang memorize niya ang mga sinabi. Will you give me all that? Dagdag pa ng dalaga. Hindi naman mapigilan ni Derek ang mapatitig sa mukha ni Alexa. What if ako? Gusto kong maalala niya kung sino ba talaga ako. What if gusto ko tingnan niya ako sa mga mata ko at sabihin niyang panaginip lamang ang lahat ng to at naaalala niya talaga ako? Hindi mapigilan ni Derek na hindi isipin ang mga bagay na yun. Ngunit pinilit niyang iniwaksi sa kanyang isipan. Is that all? Derek asked while smirking at her. Pilit na isinisiksik sa kanyang isipan na ang babae na nasa kanyang harapan ngayon ay hindi na sa kanya. Yup! Agad na sagot ng dalaga habang tumatango-tango. Okay, tugon ni Derek. For now, let's eat our breakfast first. Sabi nito kay Alexa noong masulya pa ng paparating na nilang pagkain. We're going to go somewhere after. Dagdag pa niya. Tila naman biglang na-excite ang itsura ng dalaga dahil sa sinabi niya. Really? That would be nice. Saka parang batang napapalakpak siya sa tuwa. Napapailing na lamang si Derek hanggang sa hindi na niya napigilan pa ang tuluyang mapangiti. Yay! Napangiti na siya! I hope,
di na niya natuloy pa ang kanyang gustong sabihin dahil sinubuan na siya ni Derek ng steak para tumahimik. Hindi man alam ni Derek ang dahilan kung bakit sa lahat ng isla ay dito pa sila pinagtagpo. Hindi man niya alam ang totoong rason kung bakit para bang pinaglalaruan sila ng tadhana. At hindi man niya alam kung ano ang naghihintay sa kanilang dalawa sa islang ito. Isa lamang ang kanyang sigurado. Sasamahan niya si Alexa sa islang ito. At hanggat nandito si Alexa, ay hindi rin siya aalis. Even if she doesn't remember anything, and she doesn't remember me, I still believe that the heart can remember what the mind can't. Iyon ang bagay na pinaniniwalaan ni Derek. Kaya kahit na masakit para sa kanya, gagawin niya kung ano ang nararapat at sa tingin niyang tama. Kahit na ang kapalit pa nun ay ang kailangan niyang magpanggap sa harap ni Alexa. Magpanggap na ngayon lamang sila nagkakilala. Kahit na ang totoo ay kabisado na ni Derek ang lahat at bawat detalye sa buhay ng dalaga. Yung tipo yata kahit paghinga nito kabisado na ni Derek. Magpapanggap siya at pilit na iisang tabi ang kanyang totoong nararamdaman. Nangako rin ito sa kanyang sarili na kahit hindi man maalala ni Alexa, tutuparin niya ang kanyang mga pangako noon para sa dalaga na dito sa islang ito ng Koron. Susulitin nila ito ng magkasama at sisiguraduhin ni Derek na magiging masaya si Alexa. Matupad at magawa niya lamang ang lahat ng yun. Bumalik man o hindi ang alaala ni Alexa, okay na siya, masaya na siya. At wala na siyang mahihiling pa dahil magiging sapat na sa kanya ang pagkakataong ibinigay sa kanya para makasama pang muli ang dalaga. End of flashback. So, anong plano mo ngayon? Magmumukmo ka na naman dahil pwede bang hayaan niyo akong mag-move on sa sarili kong paraan? Napataas na ang tono ng kanyang boses. Dude, she's just concerned about you. Concerned lang kami sa'yo. Singit naman ni Terence sa pagtatalo ng dalawa. Napapikit ng mariin si Derek. Katulad na lang yan, hinayaan mong magkasama kayo dito sa Koron. And then what? Asa na siya ngayon? Ayun, with David! Inis na muling sabi ni Nikki. Yes, sinabi ko sa iyong be with her dahil mas kailangan ka niya. Hindi ko naman alam, hindi namin alam, na siya rin palang kasama mo dito sa Koron the whole time. Pinili na lamang ni Derek ang muling malahimik bago napapikit ng mariin habang nagdadadakdak pa rin si Nikki. Ano bang gusto mo para sa sarili mo? Pasakitan lalo yung damdamin mo? Derek, maawa ka naman sa sarili mo. Maawa ka naman sa mga taong concerned sa'yo. Dagdag pa ng dalaga. Napatawa ng mahina si Derek. Alam niyo ba kung bakit sinasaktan ng sinasaktan ko ang sarili ko? Tanong ni Derek bago napatayo mula sa pag-upo. Dinadama ko kasi lahat ng sakit. I collect all the pain para isahan na lang. Napapailing na lamang ang dalawa nitong kaibigan habang nakatingin sa kanya bago siya tuluyang nag-walk out. At saan ka na naman pupunta? Pasigaw na tanong ni Nikki. Para saktan lalo ang sarili ko. Muling napaharap si Derek sa dalawang kaibigan. I'm going back to Manila. Wait, don't tell me. Yes, Nikki. Pwede naman akong pumunta sa kasal nila nang hindi nila nakikita, hindi ba? Tanong nito sa mga kaibigan. Bagsak ang mga balikat ni Terence at Nikki na tiningnan ng nakakaawa ang kanilang kaibigan. Come on, guys. Importanteng araw yun ng dalawang taong mahal ko. It is the wedding of my best friend and the woman I love so much. Paliwanag nito sa kanilang dalawang kaibigan. Kahit na sa loob, durog na durog siya at pilit pa rin ang umiti siya sa harap ng mga to. Derek, mag-iwan ka naman ang para sa sarili mo. Gumangawa na sabi ni Nikki bago siya nilapitan para yakapin. Hindi naman nila kailangang malaman na isa ako sa witness ng importanteng araw nila. Especially Alexa. Muling saad nito. Isa pa, gagawin ko to para sa sarili ko. Para saktan pa lalo. Para mas magising pa ako sa katotohanan. And it's like giving them my blessings. Napapatango na dagdag pa niya. Kaya pumunta nga si Derek sa araw ng kasal ng dalawang mahalagang tao sa buhay niya. Hindi naman niya kailangang magpakita kahit na labis na ikakadurog ng kanyang puso. Pumunta pa rin siya at tinupad niya ang kanyang pangako kay Alexa na pupunta siya. Hindi na rin naman kailangan malaman pa ng dalaga. Ang importante, nasaksihan niya kung gaano naging masaya si Alexa sa araw ng kasal na dapat ay silang dalawa. Alexa's point of view. Ganun nga yata talaga ang mundo. Hindi lahat ng mga nangyayari sa mga pelikula at teleserye ay mangyayari rin sa totoong buhay. Madalas binubulag lamang tayo ng mga nakikita natin. Kaya akala natin eh pati sa ating mga sarili eh mangyayari rin to. Sabi nga nila, kayang maalala ng puso ang hindi kayang maalala ng isipan. Marahil tama sila sa kasabihang yun, na anumang hindi kayang maabot ng ating isipan, eh kayang-kaya ng ating mga puso.
Katulad na lamang ng kung paano naalala ng aking puso ang pagmamahal na mayroon ako para kay Derek. Katulad na lamang ng pag-alala ng aking puso kahit na hindi ito natatandaan ng aking isipan. At kahit na ilang beses ko pang ipilit na alalahanin na hindi ko na talaga magawa pang maibalik ang lahat ng aming mga alaala. Alam kong may dahilan ng lahat. Alam kong hindi namin parehong ginusto to. Itong nangyari sa takbo ng aming kwento. Pareho naming hindi ginusto ni Derek na hindi umabot sa dulo. Pareho naming hindi ginusto na maghihiwalay din pala kami sa huli dahil sa isang aksidente. Hindi man kami ang parehong tumuldok sa aming kwento. Pero alam kong kami pa ring dalawa ang mananatiling bubuo sa bawat kabanata nito. Binuo namin ni Derek ang bawat pahina at kabanata ng kanya-kanya naming kwento. Naging malaking parte kami ng buhay ng bawat isa. Naging dahilan kami ng pangiti at pagtawa ng bawat isa. At masaya ako na naging parte kami ng kasiyahan, maging kalungkutan man ng bawat isa. Alam ko at tanggap ko nang hindi na maibabalik pa ang alaalang nawala na sa aking isipan. Ang mga alaala namin sa nakaraan. Tanggap kong hanggang doon na lamang talaga ang lahat. Alam ko rin naman na may dahilan ng lahat. At kung ano man ang dahilan ng mundo, bakit ito nangyari sa amin pareho? Habang buhay kong hahanapin ang kasagutan, hanggang sa totoong maging malinaw sa aking isipan kung bakit kailangang mabura ang mga alaala namin ni Derek. Many months passed without me even forcing myself to remember the past. Alam ko kasi na kahit na ilang beses ko pang pilitin, hindi ko na talaga magagawa pa. Ngunit kahit na ganun man, nandun pa rin ang parte ni Derek na naiwan nito sa akin. Palagi pa rin siyang bigla-bigla na lamang pumapasok sa aking isipan. Palagi ko pa rin siyang naiisip. Kung kumusta na kaya siya? Kung okay lang ba siya? Kung masaya na kaya siya ngayon? Kung nahanap na rin ba nito ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy sa buhay? Sana oo. Sana nahanap na rin nito ang taong makakapagpasaya sa kanya. Alam ko naman na hindi madaling makalimot. Alam ko naman na hindi madaling ibaling na lamang sa iba ang pagmamahal at atensyon na dapat ay para sa isang tao lamang niya ibigay. Pero kasi mas mapapadali ang pag-move forward nito kung hahayaan niyang may ibang taong papasok sa buhay niya at hahayaan niyang maging parte ito ng kanyang buhay. All I want is the best for Derek. I want him to be happy, even if I'm no longer the cause of it. I want him to continue with his life and his dreams, even without me. At sa tuwing sumasagi sa isipan kong nalulungkot pa rin ito nang dahil sa akin, nasasaktan ako ng lubusan. Pakiramdam ko parang pinupunit yung puso ko ng paulit-ulit. Hindi pa rin talaga siya nawawala dito, sa aking puso. At kahit na ilang beses ko pang piliting kalimutan siya, hindi ko magawa. Siguro nga ay isang malaking parte na siya ng buhay ko, na kahit na hindi na maibalik ang dating kami, paulit-ulit pa rin siyang maaalala ng aking puso. Hindi ko pa rin maiwasan ang hindi malungkot sa tuwing sumasagi siya sa aking isipan. Ngunit agad ko itong winawaksi dahil ito na ang buhay na pinili ko. Pinili ko ng magpatuloy at hindi na nag-abala pang alalahanin kung sino ba ang isang Derek Saldovas sa buhay ko noon. Kahit naman hindi ko naman ito maalala pa. Sa aking puso, deep inside I know who he really is. That Derek Saldovas whom I met in Coron, Palawan is the love of my life. Na kahit na wala naman akong matandaan sa aming mga alaala, na kahit na hindi man kami ang naging sa huli, hindi ko na maaalis pa ang katotohanang minahal ko ito ng sobra, may alaala man ako o wala. Ngunit sa buhay, hindi palagi talaga ay aayon sa atin ang mundo. May mga bagay na pilit na gustuhin man na maging atin, hindi natin yon makakamit unless ibigay nito sa atin. Mahirap kalabanin ang kapalaran? Mahirap kalabanin ang mundo dahil wala pa akong na-witness na nagtagumpay laban dito. Oras na kinalaban natin ang mundo at sumalungat tayo sa nais nito, tayo lamang ang maiiwang sugatan at talo. Kaya paano ko ipaglalaban ang isang pagmamahal na hindi naman maalala ng aking isipan? Hindi sapat na mahal ko lang siya. Kailangan ko ng mayroong panghahawakang isang bagay na mas mabigat pa sa pagmamahal. At yun ay ang aming mga alaala. Isa pa, kasal na ako. Nakatali na ako sa iba. Huli na ang lahat para sa aming dalawa, para ipaglaban ko pa si Derek. Dahil nangako na ako ng panghabang buhay na pangako, kasama si David. Hindi ako katulad o gagaya sa iba na kahit na naikasal na ay ipipilit pa rin na ipaglaban ang sariling sinisigaw ng kanilang puso. Of course, I have my own mind. Kaya ako ang magdedesisyon para sa aking sarili. Kung ano bang makabubuti para rito. Yes, mahal ko pa rin si Derek. Mabilis na pinunasan ko ang luha na bigla na lamang pumatak sa aking pisngi. I still love him. But I also know that my love for him has no destination in this world. I mean, kaya ko naman siguro siyang mahalin sa parang ako lang ang nakakaalam, di ba?
Kaya ko rin naman sabihin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At yun ay ang idadaan na lamang sa pagbulong sa hangin ng lahat ng aking nadadama para sa kanya. At sana ili pa rin ang mga salitang yun patungo sa kung nasaan siya ngayon naroroon. Para yakaapin siya. Para sabihin hanggang ngayon ay nakaukit pa rin ang kanyang pangalan sa aking puso at isipan. Na hanggang ngayon at sa habang buhay ay mananatili siyang parte ng aking sarili. Babe, umiyak ka na naman. Naputol ang malalim kong pag-iisip nang lapitan ako ni David at binigyan ng tissue napkin. Agad naman na tinanggap ko yon bago napasinghot. Sorry? Paghingi ko ng tawad. Mataman na tinitigan lamang ako nito sa aking muka bago niya ako ginawara ng isang matamis na ngiti at malambing na yakap. Naaalala mo na naman siya. Sabi nito, hindi ako kumibo sa halip ay napayakap na lamang din pabalik sa kanya. At mas lalo pang naluha. Kumalas ito mula sa pagyakap sa akin pagkatapos ng ilang minuto. Marahan na hinawakan ako sa magkabila kong pisngi bago nito pinunasan ang luha mula ron gamit ang kanyang hinalaki. Ang ganda-ganda mo para umiyak lang palagi, dagdag pa nito. Sinong nagpapaiyak sa misis ko? Sasapakin ko? Sabi mo lang sa akin. Biro na pagpapatuloy nito. Dahil dito ay napatawa na ako ng tuluyan kahit na lumuluha pa rin ang mga mata. Bakit ganun? Bakit mahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat? Kahit na alam mong hindi lang ikaw ang nandito sa puso ko. Kahit na alam mong unfair sa'yo dahil may taong higit na mas minamahal ako. Umiiyak pa rin na tanong ko sa kanya. Napahinga lamang ito ng malalim at tinitigan ako ng diretso sa aking mga mata. Because I'm your husband, sagot nito. I promise to take care of you and protect you. That no matter what happens, I will always choose you. I'm just keeping those promises. And I love you, Alexa. Para namang masyado siyang mabait para sa akin, kaya lalo akong naiyak. You know, life doesn't just revolve around the word love. Because sometimes, love is not enough for someone to stay. Someone stays in our lives because that person chooses to stay by our side, no matter what happens, no matter how difficult the situations are. Life is a matter of choice. And staying by your side is my only choice, my dear wife. Pagkatapos ay hinalikan ako nito sa aking noo at muling niyakap. I know deep inside my heart kung bakit hindi kami ang endgame ni Derek. Maybe because the Almighty God knows that there is someone who will accept all of me, even if I don't love him as much as I love Derek. And that is David, my husband. At tama nga siya na ang buhay ay hindi lamang umiikot sa salitang pagmamahal. Minsan umiikot din ito sa choices natin sa buhay. Kaya dapat lamang na maging wais tayo sa pagpili ng taong pakakasalan at mamahalin natin sa habang buhay. Palagi nating pipiliin ang taong may mabuting kalooban. Because no matter what happens, a kind person will always be a kind person. Kaya ano man ang masaklap na nangyari sa kwento naming dalawa ni Derek, alam kong katulad ko ay matatagpuan din ito ang taong tatangkapin siya ng buo at hinding-hindi siya bibitiwan kahit na anong mangyari. Darating din ang mga araw sa aming buhay na maaalala na lamang namin ang isa't isa. Ngunit wala nang sisilip na kahit na anong lungkot at sakit sa aking mga mata, kundi happiness. Kapwa na darating din ang araw sa aming buhay na babanggitin namin ang pangalan ng isa't isa nang wala nang kirot pang guguhit sa aming mga dibdib. Dahil finally, pareho na naming tanggap na hindi talaga kami ang dalawang taong nakatadhana sa wakas ng aming kwento. Alam ko marami pa ang mangyayari sa buhay ko at sa buhay namin ni David bilang mag-asawa. Pero ngayon, sinasabi ko nang nakahanda na ako sa lahat. At bilang kanyang asawa, katulad nito ay paulit-ulit ko rin siyang pipiliin. Palagi ko siyang pipiliin sa araw-araw ng aming buhay. At habang buhay kong pakaiingatan ang pangalan na ibinigay niya sa akin. 3 years later, Derek's point of view. It's been 3 years magmula nang may marinig akong huling balita kay Alexa. Dahil sa 3 taon na yon ay kusa ko ng pinutol ang lahat ng ugnayan na meron ako sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagpapasalamat ako sa mga kamag-anak ko at mga kaibigan dahil iniiwasan talaga nila at hindi binabanggit ang pangalan nito sa harap ko. Inaamin ko nakatulong ang kanilang mga ginawa sa pag-move forward ko. Isa sila sa malaking tulong sa hakbang ng pagkalimot ko sa malalim na pagmamahal ko para kay Alexa. Hindi ko akalain na makakayanan ko rin palang gawin ang bagay na akala ko noon ay hindi ko kaya, ang mag-move on. Pero kahit yata anong pilit kong gawin ay nakatatak na si Alexa sa akin. Habang buhay ko nang dadalhin ang mga alaala nitong naiwan sa akin. Mga alaala na hindi nito na maalala pa kahit na kailan. At ang mga alaala na meron kaming dalawa rito sa Coron, Palawan. Yes, I've moved on. Pero hindi pa rin mawawala ang katotohanan na hanggang ngayon ay minamahal ko pa rin siya. Dahil habang buhay ko na siyang mamahalin.
And yes, it's always been Alexa. I don't think I can love again as much as I loved her. Hindi ko rin alam kung kaya ko pang mag-commit muli sa panibagong tao. Magiging unfair lamang kasi ako sa tao na pipiliin kong mahalin. Pero hindi ko naman tuluyang sinasara na ang aking puso para sa ibang tao. Kung meron man darating, bakit hindi, di ba? Pero kasi, nakatatak na si Alexa sa akin. At para sa akin, wala nang masihigit pa sa kanya. Nasaktan man ako ng sobra sa nangyari sa takbo ng aming kwento, marami naman akong aral na dadalhin hanggang sa pagtanda ko. At masaya ako na masaya na siya ngayon sa piling ni David. Wala man akong naririnig ng balita sa buhay nilang dalawa dahil iniiwasan ko talaga hanggang ngayon. E alam ko naman sa sarili kong napakabuting tao ni David. Alam kong aalagaan at mamahalin nito si Alexa sa higit na kaya kong gawin. Sa ngayon, 3 taon na rin akong namamalagi rito sa Isla ng Koron. Ako na ang nagpatuloy ng pag-aalaga sa resort na meron ng mga magulang ko rito, where I also have memories with Alexa. Pinili kong mamuhay ng payapa at tahimik rito dahil alam kong ito talaga ang lugar na pinangarap naming tirahan noon. Isa pa, ayokong bitiwan ang mga alaala na meron kaming dalawa dito. Hanggang ngayon, kahit natanggap ko nang wala na talagang pag-asa na matapos pa namin ang aming kwento, ay paulit-ulit ko pa rin binabalikan ang mga lugar na pinuntahan naming magkasama. Si Alexa kasi yung tipo ng babae na mahirap kalimutan. Siya ang tipo ng babae na habang buhay mo nang pipiliin na mahalin. Ang tanga ko ba dahil hanggang ngayon siya pa rin? Dahil hanggang ngayon kahit na sinabi kong moved on na ako ay mahal ko pa rin siya? Can you blame me? Siya lang kasi yung babae na minahal ko ng ganito. At nangako ako sa aking sarili na hindi ko bibitiwan ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Naging masaya naman ako sa mga panahon na kahit na hindi na kami babalik sa dati, kahit na hindi na siya babalik pa sa akin, naging masaya pa rin ako dahil mas pinili nito ang maging masaya kahit na hindi ako ang kasama. Ganun naman kapag totoong nagmamahal, di ba? Magiging masaya ka na rin para sa kaligayahan ng taong mahal mo. Mas pipiliin mong maging masaya kung saan siya masaya. Isa pa, ako rin naman ang nagpaubaya eh. Kahit na mahal ko siya, mas pinili kong panuorin na ikasal siya sa iba, sa best friend ko. Dahil yun ang tama, yun ang dapat. Yung tipong gustuhin ko mang ipaglaban siya, wala akong magagawa. Wala kasi akong laban sa katotohanan wala na siyang maalala sa nakaraan naming dalawa. Wala akong laban sa katotohanan hindi ako ang pinili niyang makasama habang buhay. Ipagsisiksikan ko pa ba ang sarili ko? Sapat na sa akin ang malaman nitong may nakaraan kaming dalawa. Sapat na sa akin na makita niya sa pamamagitan ng mga video na yon na minsan na rin pinangarap nito na maikasal siya sa akin. Alam ko naman kung kailan ako dapat tumigil na, lalo na at kung mayroon ang piniling iba. As respect for myself, I will give way for the person she chooses to be with forever. Hindi man ako ang makakasama ni Alexa habang buhay, masaya pa rin ako na naging bahagi ako ng buhay niya, ng past niya. Kasi isa lamang yon sa patunay na minahal pa rin ako ng isang Alexa Molina. Tanaw ang papalubog na araw mula rito sa itaas ng bundok ng Mount Tapias at napapikit ako ng mariin habang lumalanghap ng sariwang hangin. Napakaganda ng buhay para hindi ipagpatuloy ito dahil lamang nabigo sa pag-ibig. Pwede naman kasi tayong maging masaya sa kasiyahan ng iba eh. Mabuti na lang at pinili ko ang magpalaya. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon wasted pa rin ako, nasasaktan pa rin ako. Derek? Otomatikong gumuhit ang ngiti sa aking labi na marinig ko ang boses na yon. Ayan na naman siya. Nagsusumiksik na naman sa imahinasyon ko. Kahit talaga saan ako pumunta, kahit saan ako lumingon, may mga pagkakataon na nakikita ko siya sa imahinasyon ko. Kung hindi nakangiti sa akin, kumakaway ito. Baliw lang no? Pero hindi naman kasi maaalis ang katotohanan na mimiss ko siya ng sobra. Sobra. Derek? Oh my gosh, it's really you! Noong marinig kong muli ang boses nito sa 2nd pagkakataon, ay dun ko na iminulat ang aking mga mata. Pagkatapos ay mabilis na napalingon sa pinanggalingan ng boses na yon. Kusang napalunok ako ng mariin nung makita kong muli ang kanyang magagandang mga ngiti at kumikislap niya mga mata habang nakatingin sa akin. I'm so glad and happy that she didn't lose those spark in her eyes. I'm so happy to see her again, standing in front of me. A slow smile drew to my lips. A smile that says millions of feelings for her. As I look her in the eyes, Alexa, finally pagkatapos ng 3 taon ay muling lumabas at nabigkas ko ng muli ang pangalan nito. And it felt so good to mention her name once again, without pain drawing in my chest and no more pain anymore. Napatunayan ko na kaya ko naman pala talaga. Napatunayan kong kaya ko naman palang banggitin ang pangalan niya nang hindi ko na kailangang masaktan pa.
Kapwa, hindi namin inalis ang aming mga mata sa isa't isa. Yung tipo na muling umikot na naman ang mundo para sa aming dalawa, kahit sa loob lamang ng ilang segundo. The way she looked into my eyes, I could read nothing else from them but happiness. Hi! She greeted me. Hi! Pagbati ko rin sa kanya. As I stepped closer to her, a little girl suddenly approached her. Otomatikong napahinto ako sa aking paghakbang at kunot noong pinanood sila. Mommy! Wika ng bata bago kumapit sa nakalaylay na kamay ni Alexa. Agad naman nanapayoko si Alexa at binuhat ang bata. A slow smile drew on Alexa's lips as she turned her gaze back to me. Ah, Derek! This is Natalia, our daughter. Muling ibinalik ko ang aking mga mata sa mukha ni Natalia. Napangiti ako. Wala kasi akong ibang nakikitang kamukha nito kundi ang kanyang ina. Hindi maitatanggi na anak nga siya ni Alexa at ni David. Napalunok ako ng mariin. Noon naman lumapit si David sa amin. Noong makita niya ako ay lumapit ito sa akin bago ako niyakap. Niyakap ko rin siya pabalik at pagkatapos ay tumabi ito sa kanyang mag-ina. A perfect family. That's all I can see right now. Isang masayang pamilya na dati ay pinangarap ko rin para sa aming dalawa ni Alexa. Masaya ako na natupad ni Alexa yon kahit na hindi ako ang kasama. Ngayon, alam ko na naging worth it ang sakripisyo ko. Ang pagpapalaya ko. Alam ko naman na magiging ganito kasaya si Alexa eh. Hindi ko yon gagawin kung alam kong hindi siya aalagaan ni David at hindi nga ako nagkamali. Masaya ako para sa kanila, sa binubuo nilang masaya at healthy na pamilya. Wala na akong maihiling pa. Para na rin akong nanalo dahil masaya na ang taong minahal, iningatan at inalagaan ko rin ng ilang taon. Masaya na akong sa muling pagkakataon ay ipinakita sa akin ng mundo na hindi ako nagkamali sa naging desisyon ko. Sa tuluyang pagtatapos ng aming kwento, isa lang ang masasabi ko. Palagi nating pipiliin ang makabubuti para sa taong minamahal natin. Palagi nating pipiliin ibigay sa kanila ang kasiyahang deserve nila kahit hindi na tayo magiging parte pa nito. Patunayan nating hindi selfish ang love. Hindi masama ang magpalaya at ang magpaubaya kung ito naman ang magbibigay ng kalayaan sa inyong dalawa. Huwag nating ipagpilitan na manatili ang isang pag-ibig na nagpupumiglas ng kumawala. Sa halip, ay hatid natin sila sa pag-ibig na magbibigay sa kanila ng kalayaan at lubos na kaligayahan. Katulad na lamang ng ginawa ko sa amin ni Alexa. Because what I did when I set her free was gave way to the perfect life she deserves, even though I was no longer part of that happiness. Dito na po nagwawakas ang kwento ng pag-ibig ni na Alexa at Derek. Letting go doesn't always mean it's over. Breaking up doesn't mean I've had enough. Instead, it's as good as saying, mahal kita, kaya handa akong ipaubaya ka sa tao na sayo ay totoong nakatadhana. Go on, you deserve someone better than me. Maraming salamat po. Sana po muling samahan niyo ako sa susunod na kwento.